Tanda kayo sa gilid. Sige, palit ko yun. Ibigay mo ang sos mo. Hindi, sorry ka. Pero kaya mo po maghanap. Hindi mo kailangan maghanap kasi may sos ka. Tumigil ka! Dalawang lang kang pinapantayan. Ano ka ba? Amin sir, amin na. Hindi, amin na sir, amin. Talagang deny to the... Pag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon, meron akong ipapakita sa'yo para matahimik ka talaga. Puro ka deny ng deny eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Ilatag natin mamaya, makikita nila yung mga ilalatag natin mamaya, tignan natin. Sir, baka na-frame up na ako, sir, na biktima ako ng... Nam? Ganun, mga tao, ginagalit ko. Sino? Magsabi ka, sinong galit sa'yo? Walang nang galit sa'yo eh. Marami po, sir. Ang dami nag-idolize nga sa'yo eh. Meron po, sir, marami po nang galit sa'yo, sir. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa'yo. Del, tabi niyo to. Tabi niyo na to. Yung papel. Pabuhat mo, pare. Ilagay ito para may hangin. Dito. Dali niyo to, para may hangin. Sinong ano nito? Sinong arrestin niya kanya? Ito sa Iligan Ben. Lipat sa gitna, para maluwag. Lipat sa gitna. Ito si Looney, yung ina-analyze na rapper, ano, nahuli nga siya dito sa Baybas Operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw kanya yung item pero matagal na siya sa surveillance at limilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually mga cushion. So, kasama ni Looney na naaresto yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney. Gracias.
So kasama sa mga na-arresto ay itong DJ ni Junie, tapos kapatid. Asan yung ayaw kumapit. Mga isang set yung magkano? Pwede pa lumaki yung set pag 6-3. Pag dispose na ganito, mga 7? Pag 10. Ito. Ang mga pusher, ano yun? 1-5 na yung ganito. Kaya lang ang maling kurami. Kailan ang last na tubos mga atin? September 7. August 31. Bahala pa. May sabi na tayo. Parating pa lang iba. Matapotan ko lang sana. Sige doon. Doon. Kaya ang pwede sa amin. Grabe viewers. Viewers of the bonus na yung sa live. Nakuha nyo na yung 25,000 na viewers. Ganun siya kalaki. The viewers. May bonus siya ngayon 5,000. 26,000 viewers. Ganun siya kasikat. 105. Bonus siya rin 5. Ano? Parking. Dito nilagay. Dito ka rin. Bagay niyo mga. Yan siya ang ganyang karami. Nakita ko lang ang arrangement niya sa loob. So sa mga late viewers, na-aresto yung rapper na si Luni na ang totoong pangalan ay Mardon Pero Ramas. Kasama sa na-aresto ang apat na iba pa dito sa isang basement ng parking lot ng isang hotel dito sa Makati. Ang mga nakuha kay alias Luni at sa mga kasama niya ay Kush, high-grade marijuana na Kush. At by Basmani. Tropa, ayaw mo na mo. Sabunin. Tropa. 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 T
malaki po. Huwag naman. Sir, ano kayo ni Leonie? Ano po, nagtrabaho po kami sa kanya po. Ano ka? RM po. Ano? RM po. Ano yung RM? Ano po, nag-assist po sa lahat ng bagay. Event? Sa ano ka, rapper din? DJ? Minsan nag-ano po din ako ng lahat po. So, bawal. Sige, salita lang kayo. Para lahat ng sabihin nyo ay magagamit laban sa inyo talaga. Sorry, we're not getting into this. Okay, okay. Okay. Yun yung kapasitat. Kasi pinuha viewer. 3,000? Ako sabi ko. Pamilya ka, di ba? Sinuntok yung isang operatiba natin, sir. Ha? Sinuntok yung TV natin. Yung? Yung pusher ba yun, sir? Sino? Ito? Sino sinakta nito? E di dagdag nyo. Ba? Yung TV kanina, sir, pagkakunta. May CCTV kayo? Ano nga, sir, pinukuha natin, sir. Sino magpapakilala? Eh, bypass nga eh. Diba? O sige, salita kayo, salita. Ayan ang mga media, parapan. You deny it. You deny it. Deny nyo. So, ano yung detalye? So, Thank you.
David Rizon. Baka umabot ng 1 million. Taiwan. Then, nakalait kasi siya sa 3D lang. Marlon. Mas 3D na mo. Alboy. Ay, ito, dyan ka sa 3D. Saan yung mga naka, mag-resa ka ng t-shirt na? Sir Galit. Naka-best siya. Nakadot sa may CCTV. Na hindi sila. Okay, interview tayo. Ano, Teddy? Yan, yeah, sa gitna. Sir? Hindi ko memory sa pangalan. Check. Saan na ba? Okay. Saglit lang. Okay. Sir? Gato ka na. Sige sir, pa-initial po. Paano natin na-aresto si Looney at yung mga kasama niya? Yes. Almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Looney, no? Itong si Marlon. So, from there, na nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then comes, dung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati, at pinuntahan ito, pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STEU yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung STEU. So, hindi pa namin na nakukuha lahat ng impormasyon na makuha namin para isagawa ng isang bypass.
noong September 7, nagkaroon ulit siya ng isang gig dito sa Makati, no. Hindi namin siya subaybayan. Dahil biglaan na binigay sa amin yung impormasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito uli sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati ang ano, dahil tumutugma ito sa lahat ng impormasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-distribute ng mga ganitong klaseng kontrabando, itong kush na ito, itong high-grade marijuana na ito. So, ikinasa namin itong bypass operation at pag nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang ibibigay na marijuana na kush. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila, so we were, sinigurado namin na may daladala siya bago namin inabot yung pera, at yung anong kaliwaan ay sinagawa na kagad itong pag-uuri sa kanila. Bali, during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga information na isinasabay ito. Ginagit either before o during o after. Itong nangyari ito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red, at from there lumabas sila, dumating ni ating operatiba na mga poster buyer at nagkaliwaan itong ano. Ito yung ating mga hinanda na bypass money, yung iba dyan, budel money, at ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Nilagay niya itong mga item dito sa loob, mga nakaganyan dyan. So isiniksik niya itong 15 sa chase na ito, itong mga 15 keybots na ito ng mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na ito, nakatakip at binalot na parang regalo. So nung inabot itong pera, at inabot na rin itong labanan. More than a month, almost a month na naging silver pa yan. Kompleto kami sa mga impormasyon, at very reliable yung ating pinagbigyan dahil kasamahan nila yung nagbigay sa amin. Nanlaban pa raw, sir? Isa sa kanila ay nanlaban. Ipagsuntukan, no? Yung crucial buyer. Dahil nung sinabing dumapa, na pinapadapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis, bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Okay. Isasama na rin natin ito sa ikakaso natin sa kanila. Yes, nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siyang makahikayat ng mga nag-idolize sa kanya. Dahil sa sikat siya, at talagang napanood ko itong mga ibang, at narinig ko itong mga kanta niya, ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, ay nagamit niya sa ibang nga. Kaya hindi natin alam na meron pala siyang mga activities na mali. Sa mga artist na katulad niya, sir, anong pinagbibili? Yes, meron naman tayo mga listahan sa kanila. So, sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sa lahat. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loni ay nang ginagawa dito sa Makati. So, may mga text conversations? Yes, may mga conversations tayo, ipapakita namin. Hindi namin lahat ibibigay sa inyo, pero during the inquest, inalagay namin lahat. Kung paano nagsimula, kung paano namin pagkilala. Meron kami mga pictures dun sa mga gigs niya. Yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba nating... Pwede po ba kayo? Luni, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman yung side mo. Sige, lapit ka rito. Abogado natin. Hindi. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito. Lapit ka para maano. Sige. Okay lang. Ako ang pag-usap sa abogado namin dahil bigla po kami
Ang pupuntahan po namin bago may cancer, yun ang pagkakaalam po. Bigla po kami. Sino ang kausap mo? Inasol. Sino ang kausap mo? Sino ang kausap mo para pumunta dito? May nag-message po sa akin. Sabi niya na may nag-idol daw sa kapatid ko. Hindi, yung cellphone daw niya na yun. Hawak-hawak? Yes, yes. Nakapost po yan sa social media. Kahit naman yan, makikita naman yan, mariripid natin niya lang. Nakapost po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin sa parking lot, bigla na lang kami tinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. I don't know, it's an estimate. Yeah, sure. Ang sabi mo sa ito, ito na lang tumawag sa inyo, sinasabi nga lang pupuntaan ko ni Jumi ay isang bahay. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear, God is our witness, pupunta kami dito para sa ang birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers in Instagram know that. I posted that Facebook. Hindi na pakainay na sa social media ngayon sa akin dito sa pagkakaarest ko. Ano masasabi mo sa mga followers mo, sa fans mo? Hindi totoo lahat kung parating sa akin. Hindi totoo lahat? Okay. Hindi totoo na. Hindi po sa amin yan. Hindi po sa akin yan. Ang cellphone ko po dyan yung isa. Yung malito, hindi po yan sa akin. Yung pera po, tsaka yung lahat ng mga nasa sachet, hindi po sa akin yan. Pumunta po kami dito para sa batang may cancer. Ang galing pa po ko sa radio interview kanina. Diretso po ako dito, tapos bigla na lang po. Pero aminado ka na gumagamit ka, di ba? Sabi mo kanina, na gumagamit ka ng marijuana. Nakikim na po ako. In some instances, pag may mga ganyan out of town, yun ba, nasa mga dagat, pero nakakatikip. Kailan ang last? Gumamit ka? Siguro po nung nasa dagat po. So, sino sinasabi mo mga galit sa'yo? Para Kailan kanina, may mga galit sa'yo. Enough po ng interview. We will talk to our lawyers first kasi hindi pa namin sila nakakausap. And naka-media na, wala pa kaming lawyers. Wala pa lawyers. Our rights have not been, you know, respected. So, it's your choice. It's your choice. Let's stop the interview. Let's just stop the interview. Thank you. Wala pang marking. Nakabili na kayo? Yes, meron sa kumukuha. Iyan na yan na para yung pipirma sa inventory niyo para makalit na sila. Ito sa si Kerman. Sorry? Nakasulat na. Marking. So ayon sa Makati PNP, dumaan sa matinding surveillance ang grupo ni Luni bago sinagawa itong bypass operation. Ilan sa mga nakuha sa kanya itong high-grade marijuana, tinatawag na nakusyo, no? At saka bypass money na abot nga sa 100,000 pesos. Nangyari ito sa parking lot ng isang hotel kung saan daw ay may imi-meet na isang cancer patient sana si Luni at ang kanyang mga kasama. Pero naganap na nga yung bypass operation at nahuli na nga sila, no? Si Luni at ang apat niyang kasama ang mga na-arrest, including yung driver niya at ang babaeng to, ang pabaybay. At yung DJ, sabi DJ at mga kasama niya sa trabaho ng dalawang na kaibigan. Pero para kung ano siya,
Okay.